What's up my dudes, welcome to another live arena gameplay. So live arena muna tayo ngayon. Actually may plano akong gawin kaninang video kasi may magandang topic na na-open sa YouTube comment ko. Yung ano, itakel ko daw yung mga god builds. Well, for the longest time, di ba? Lagi akong nagtatanong saan ba galing yung mga terms na god na yun. Kasi parang naaalala ko lang na alam kong pinaka-history yung god mech. So hindi ko alam kung doon ba talaga galing yun. Pero yun, yung mech ni, ano yun, ni Spam and Rice. So, doon ang galing yun. Tinawag nilang God mech. Tapos, lumabas yung God Aqua. Yung may Kuku Skill Dart Crimson Water Koi. Tapos ngayon, God Reptile. Yung God Reptile, matagal ng build yun eh. Naalala ko may streamer sa Facebook na gumagamit na si Chan Sanity. Yung Bulkwork, ano, yung Bulkwork Catapult yung gamit niya. Hindi ko lang matandaan kung yun yung exact build. Wala atang Kotaro yun. Pero yung Reflect gameplay, alam ko yun yung matagal lang niyang gamit. Yung Bulkwark at yung sa ulo, Tiny Catapult, tapos Tiny Dino. Hindi ko lang matandaan yung bibig. Hindi ko matandaan kung Chomp or Kotaro ba yung gamit niya. Pero yun, so... Pero ang request naman is yung pros and cons daw nung mga god lineup. Quote-unquote god lineup. So maganda naman yun. Ang iniisip ko lang paano ko siya i-pull off kasi wala naman ang mga ganung ni isa sa mga quote-unquote god. Wala akong action na yun. Ito ba? God Dusk na ba to? Kasi ito na yung madalas na gamitin yan. God Dusk ba yan? So hindi ko alam. So tingnan natin. Pero magandang topic siya. So, sooner or later, gagawa ko ng video na yun. Pag na-figure out ko lang paano ko siya pupulo. Kasi nga, wala ako ng mga Axie na yun. Pero nonetheless, let's go na sa ating game. Chulito. Pwede, pwede. Pwede yan, pwede. Atake kaya siya? Uy, hindi. So, nag-pass siya. So, meron tayong 5. Mamamatay ba? Hindi, hindi. Mamamatay. Alright. So, ang gagawin natin yun, first, papatayin na natin to. Haba yan, nasagwa naman. Pwede ko kasi ino-turn to eh. Pwede kong patayin to nung... Actually, pwede kong ubusin eh. Pwede ko siyang ino-turn eh. Para kung sakali mag-try spike siya, eh wala siyang palag. Pwede ko no-turn. Habot ba? Kasi basag ito. Fuck. Hindi. Hindi siya. Patay siya, pero makakatake pa siya. Mapatay yung mid-reptile ko. Ay, yung mid-axe ko. So, that's 4. Actually, buhay pa pala. That's 4. So, patay ito. 23. So, that's a cactus. So, wala siyang energy ngayon. Kaso, tanggal lahat. So, no choice tayo kundi mag-pass. So, I think it's either ito or ito lang. At yung, I think yung beast na yung attack. Hindi a-attack itong beast kasi 2 energies lang. Feel ko ito a-attack. So, pwede tayong yan lang. Just in case yung beast yung umatake. Feel ko mamadaliin na niya eh. Sayang hindi ako nagkaroon ng attack card dun sa isa pang mid-axe. No turn sana yung 4-card combo niya ng tri-spike. No? Sayang lang. Oof! Nice pass! Ganda ng pass niya dun ah. Okay. So meron siyang 4. Kailangan tamaan ko to. Papatayin niya. Wait lang ah. Pwede niya asing patayin. Mapapatay niya ako ng 4 card. Tapos tatama yung isa. So, pwede ako mag 1, 2, 3. Actually, hindi ko kailangan magpabilis. Hindi ko kailangan magpabilis kasi wala naman akong i-out speed. So, magpupush tayo ng damage. Ang worry lang natin is, of course,
open pa yung dalawang October 3. Pero pag nagdalawang October 3 siya, hindi niya mapapatay itong dusk natin kasi kailangan niya ng at least 3 attack damage, 3 attack cards galing sa beast. So 120, kakainin natin yung shields niya. Okay, so binigay na niya yung plant niya. Patay ko ba? Shucks. 119. Buhay. 130 lang to eh. Ayun, buhay. So, balik isa. So, mayroon siyang 3 energies. So, pwede akong gumanto. Papatayin ko lang to, tapos mag-1-on-1 kami nito. Okay. Weird, no? Actually, buhay, pwede pa siyang mabuhay pala pag nag-double pumpkin siya. Double pumpkin, tas isang, ano, takot siya sa fragile eh. May takot din siya sa fragile. So, tignan natin anong gagawin yung discard eh, no? Feel ko may takot siya sa fragile, kaya hindi siya nag-shields up. Ayun, hindi pala siya natakot. Ayun, patay pa rin siya. No time siya. Crazy. Ngayon, patay siya. Kasi wala siyang, ano, wala siyang gagawin ngayon. Tatlong aqua cards. So, ilan yun? 198 yung, ano niya, yung shields niya. So, for sure, isang 120 doon galing sa October 3. Tapos, 98. Ano makukuha yung 70? Carrot tsaka ano? Carrot tsaka cactus. May carrot pa siya. Hindi ko matandaan. Pero, panalo na ako. Pinapatagal lang nitong beast niya yung ano. Hindi ko alam ba't niya ginagawa yun. Pero, wala. Ganun talaga. So, 1-0. 1-0 na yun. Sure. Sure doggy. Wala. Sinasadya na lang niya. Ganun talaga. Ganun talaga yung ano natin. So, yun. 1-0. Napalitan ko na. 1-0. Let's go. Game number 2. Roar. Ano to? Aqua. Good stuff. Ay, hindi pala aqua. To dusk pala to. Nagpapanggap na Div Save Blossor. Pwede ako mag beef up tapos basag tayo pag nagpas ka. Three cards. So wala tayong mababasag pero naka-attack up tayo plus dalawang atake. So ngayon, 2 energies. Sampas natin sa mukha niya yan. Goods pa rin naman yan. Hindi kasi niya tayo mapapatay eh, no? 77, so that's a carrot hammer plus vegetable. Eh, hindi. Beach pala. So wala siya nanakaw. Nakakaw lang na tayo. Ngayon, bala ko sana ay ito. Pero dito tayo kumuha, no? Kasi may attack up ako. Sakaling mabasag natin to, pwede kong gamitin to against dito. So, mag-overcrit pa kaya to. Ginagawa ko kasi to para mabasag yung shield ko sakali. Alright, so patay ata to. Tama ba? 140. So, that's an October treat. Ngayon, So, ang gagawin natin ay attack up. To. So, makakuha ako ng isang energy. So, 3 energies tayo mamaya. So, ang pinakamalakas natin is of course yung aqua card. Kasi aqua to, mahina yung ano, yun yung mahina yung scarab. So, yun ang gagawin ko. Let's go niya. Ganun 2, meron siyang 3. So may 5.
Wait, nilet go niya. Patay ba siya? I think patay. Ay, hindi. Alright. Sakto-sakto naman yung bigayan niya na yun. So, ngayon ang gagawin natin ay speed up Arco just in case mag-shipwreck siya. Alright. Teka lang. Matami siyang barahe, no? Wait lang ah. Anong pinamataas niyang magagawa? Shipwreck, 180. 180 plus 50, 230. Papak-pak. 230, parang patay. Alright, so patay. Tama ba? Ay, hindi. Oh, no! Yan ang napapala nang hindi alam yung damage. Yan ang napapala. Plano ko ng banata ng isi. So, nag-double shipwreck siya. So, makakakuha pa to. Kailangan natin ng speed up. Hindi, ito na lang. Wala na shipwreck to, so okay lang. Pero meron siyang 3 energies. So, pwede pang bumanat to. So, 2, 4, 6, 7 cards. Pwede o mag-ganto. Kasi ang problema ko dito, ito. Alright. So, tag-iisa lang, no? Goods pa rin yan. Kamali ako dun, tiyo. Kasi kabisado yung damage. So, wala akong oranda ngayon. Wala akong oranda. So, pwede kitang... yeah, yan lang yung gagawin ko sa double speed up. Basag-basag. Okay. So, pantanggal to ng champ. Hindi ko kasi kabisada. Sayang. Pagal ko yung laban. Walang oranda. Pak. Baka sakit. So, dahil dyan. I think patay na to eh. Tanggal. Fragile, angry lam. I think patay ka na. 147. O, tanggal siya sa isang ano. Ay, wait lang. Wait lang. Boy ba? Ay, 31. Napapala nang hindi kabisado yung damage. So, 90 lang pa rin. Muntikan ako doon dahil doon sa pagkakamali doon sa dalawang ano, doon sa move na ano. Kasi plano ko na noon, i-atake pa yung Aqua sa likod ng isang Oranda. Kaso iniisip ko, kailangan ko maipag-girian doon sa parang feeling disabled or na dusk. So kapag nadali niya ako doon, mali rin pala ako at binomba ko yun. Kasi pwede na ako mag-pass the next round. Mali. Pero, panalo, pero, muntikan ako dun. Game number 3. Sobrang muntik ako dun. Mali. Mali ko yun, mali. Alright, move on. Ganda nung early cards natin. 3. Tapos mamaya, buzzing wind ito kung sakali mamagpas siya. 88. So, that's hot bat plus vegetal. So, wala siyang nanakaw. Wala siyang dinamage. So, ngayon, ang gagawin natin ay Buzzwind Scarab. Hindi tayo pwedeng buksan ito. 3. Spike plus scaly. Or spike... Okay. Pwede siya mag 4 cards. Pwede niya ako mabackdoor. Kasi ang mababackdoor niya ay ito. Malalason niya, no? Okay lang. Alright. So, 82. So, that's abidance. Abidance yan. Patay na nga. Buhay pa rin. Diba? Abidance yun. Tsaka nakaw. 4 energies. Wait lang. 4 energies. Mukhang madadali na tayo ng spike. Pero bigay na natin sa kanya yan.
Ito gagawin natin. So, naipagkulitan siya dito. Kung mag-spike pro siya, dito na magagaling yung cards niya. So, lulusot na to. So, liga. Pinalusot niya. So, makapag-arco tayo mamaya sa kanya na masakit. Okay, 4 energies yan pa rin, no? Ah, hindi. Meron siyang 6 energy. So, wala tayong cattail na nakuha. So, buzzwind natin to. Agaw lang natin. Agawin natin yung shields. Mataas-taas yan. Tapos, arco, masakit. Tapos, tail slap. Pwede pa ba tayo mag-ganto? Pwede pa. Kaso, 8 cards. Parang sayang na. So, cancelin na lang natin to. Bawi na lang tayo mamaya. Ayan. 22. So, ito sa skill, ano? Poison na. Nice one. Critical. Hindi critical yung mga mahalagang bala. So, 4. Balik 2. Asus ko po, balik 4. So, parang wala lang ginamit niya. Bawi-bawi lang tayo dun. Alright. So, wala na. Ang maganda dito, wala naman silang pampabilis, no? So, pag ganito, ito lang gagawin natin. Pwede kong buhusan, tapos magpapas na lang na magpapas. Kailangan lang natin na ma-sure na patay ito. Tanggalin natin yung isang angry lang para masakit-sakit. No? Yan. 165, so no turn ka. Kasi hindi natin alam kung ano yung gagamitin niya. Card. So, no turn to. Oops, boy pa yan. Pwede na magpas na magpas. Wala na akong poproblemahin. No? Eh, actually, pwede pa yun. Bawasan ko lang. Tapos balik yung isa. Ito, tapos 3 energies mamaya. Sakit yan. Sakit-sakit yan. Arco. Sakit yan. Yun lang. Alright, so panalo na tayo dito. No? So, 3-0. 3-0 na tayo. And let's go sa game number 4. Malas. Ako rin. Okay. So, Shrimpinator. Tropang Shrimpy. Paano natin gagawin to? Kasi magpapas lang yan. Unless may pagkulitan tong plant niya, no? Ang ganda kasi, oh. Kaso... Yun, sabi na magpapas lang, diba? So, pang shrimpy kit eh. Siyempre, alam natin galaw mo. So, pwede siya mag-poison ngayon. Kunin natin, nagawin natin. Pwede siyang tumalon. So, shields up tayo ng konti. Actually, hindi na kailangan eh. Ang question lang, meron ka bang shields? Meron ka bang kitin? Paano ba to? So, double poison. Ay, hindi. Poison tsaka ano siya? Poison tsaka disguise. Okay. Na-poisonan pa tayo, no? Alright. Okay. So, ngayon, kailangan ko mag-shields up sa likod. Ayan ang kailangan kong gawin. Shields up sa likod kasi pwede tayong matalunan. 30, 110, 110. Hindi, wala. Hindi niya ako kayang patayin. Hindi niya ako kayang patayin. Diba? Shields up. Alright. Sakit naman nun, mga dudes. Bakit ka naman? Mark. Okay, allergic. Okay. So ngayon, pwede niya ulit akong talunan, no? Ang question ay... Yan, 60 shields tayo. Tapos mag-arco ko just in case.
na ano niya ako, papatayin niya ako. Ayun, talon. Ay, hindi. Hindi siya tumalon. Okay. So, malaki na yung chance natin dito. Kasi yung ato katama ng solid dito sa Terminator. Aray. Tapos, pwede na magpas na magpas eh. Chinilasin ko pa ba ito? Huwag na, pass na lang tayo. Bigay natin sa kanya ano. So, meron siyang 3 energies. Ngayon, nahihirapan siya, no? Kasi pwede kong kunin yung shield. Ayan. Pwede kong kunin yung shield. May 3 energies siya eh. So, pwede siya mag full body na 143. I think yun ang gagawin niya. So, babasagin ko lang dito gamit yung backline natin. Tapos, babawasan ko siya ng malaki. 113, hindi ata mababasa to 119. Aray, yun lang. Ba't ka nag-low shield, madudes? So, 4-0. Ba't siya nag-113 lang? May 3 energies siya. So, 4-0 tayo ngayon. Last game, last game. Sticky fingers. Alright. Uy! Shrimpy ulit to. Shrimpy na yun. Siya ba to? Siya ba ulit to? Hindi, hindi. Full Terminator yun. Nakatay ni Dino to. Uy! Kondo. Problema. Ito muna. 53. So, putek na lason na naman tayo. Nakakaw tsaka ano siya? Ano tawag dito? Vegetal tsaka disguise sa mga adoro tayo. Wala siyang makukuha. So, mga adoro tayo ng isang card. Alright. So, 3. Bumalik lang yung isa niya. 5. Paano ba gagawin ko dito? Pwede ako mag-ganto lang. Piercing sound. Isa. Feel ko wala naman ng knockout to. Tapos baba na tayo dito. Risky fish mamaya. Ang worry ko kasi, baka lumabas yung ano, yung October 3 TM combo. So okay lang naman yung front. Crazy! Meron ka ng 4. Alam mo nakakuha nga, dudes. Okay lang. Good job ka pa rin dyan. This is poison. Ayun na nga yung poison na natin, no? Mukhang talo tayo dito. Pero still good, still good. Kailangan ko patamain to. Okay, 44. Tapos sabay babanatan natin to. Wait lang. Pwede ko kasing sampalin din ang katotohanan ko. Itong Aqua niya sa mid eh. Sampalin natin ang katotohanan. So, unahin natin yung koi para makapag-speed up tayo. At sabay ito. Kasi baka pwede pa niyang i-up to eh. Hindi. Ito pala maganda. Tapos just in case. Ayun na nga. Na-poison na nga tayo. Madudes. So, okay lang. So, that's a poison. Huwag ka lang muna mamamatay. Okay. Nakabanat pa tayo. 8-16. So, 8-16. Rarar. sinilasin ba natin sa mukha? Hindi, ito na lang. Ito na lang. Ah, okay. Patay. 2 ano siya? 2 turns. Ay, 2 turns. 2 energies. Sayang. Ito, slow. So, meron na siyang 3 energy. Ano gagawin ko sa'yo sa 3 energy? Okay. Pwede ko pang ilaban to. Ilaban ko lang ng ilaban, no? 3 energy lang naman kasi siya. So, 146, tiny dino. Tsaka yan. Alright, so basag. Sabay chinyela sa mga. So, ngayon, pass tayo. So, pwede ako mag... ano ba pwede natin gawin? Eto, tsaka to. 2 energies. Pantanggal na lang natin ng ano to. Ng chomp. So, wala siyang energy. 2 lang ulit. So, ngayon, ang gagawin natin ay risky. Arco. Just in case.
basag to. Risky ulit. Arco, kasi i-slow niya tayo. Kasi ilan to? 47, di ba? Kagat, hindi ko mababasag kung sa... Ay, taga lang. Ilan yung shield niya? 110 highest. Tingnan natin. 130. So, hindi ko mababasag dun sa unang kagat. Diyan, man. Alright. Tabay. Okay. Tama yun. Tail slap. 113 lang ulit yan. Hindi, tatama na yung risky eh, no? Kailangan natin tong Arco, of course, para hindi tayo, kahit mas low niya tayo, so yung risky fish yung pantatanggal natin. Actually, parang patay na ata siya. Kasi mababasag ko siya. Yan, no? Basag siya dyan. Right! So, 5-0 ulit tayo. Yan, 5-0 ulit tayo. 1-7 na ba tayo? 1-6-9-4. Pero, okay na yan. 5-0 ulit tayo ngayon, madudes. So, yan. So, again, may nagtanong, no? Bakit ako nasa 1-6 pa lang ako? Kaparehas ko naman siya ng team. 1-9-2-4 na siya. Paita ko lang yung natin. So, naita niya. 1-2-3-4-5. Ngayon, yan. Yan yung naita niyo. So, kahapon, one day ago, 1, 2, 3, 4, 5. So, naita nyo na yung pattern. 5 games a day. Eh, nag-i-skip pa ako 3 days ago. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, 4 days ago. Naiya ako yung manager patot sa ugali ko eh, no? Isipin mo kung scholar pa rin ako ngayon, 5 games a day. So alam niyo na yung reason ba't mababa pa yung MMR ko. Hindi naman sa laro natin, no? Eh, yun lang yung kaya ng oras natin. So ayan, so kaya bumili na tayo ng bagong team. Hindi na tayo nag-scholar kasi nahihiya na rin ako sa pinagagagawa ko dun sa manager. Pero ayan, alam niyo na yung sagot ngayon kung bakit tayo nasa 1-6 pa rin kahit isang linggo na tayo naglalaro. So ayan, anyway. Maraming salamat. Again, 32,500 na tayo. And maraming tatanong, no? May nagtanong din sa akin na daw feel ko ngayon na nababawasan na yung viewers ko. Okay lang. Oo, wala naman kaso sa akin yun, no? Ginagawa ko naman to kasi nag-i-enjoy ako, hindi naman talaga, kumbaga kung kumikita ako sa YouTube, na yun din yung pinambili ko dito sa Axie, it's a plus, no? It's a plus for me. Pero nag-i-enjoy kasi ako yung paggawa ng videos, makausap kayo, sa even sa mga comments, lalo na sa Discord, no? Maagawa ng community na it's all about Axie, it's all about positivity, and hindi toxic, nagtutulungan, and ano. So, sa Discord channel namin, so kung meron nga doon mga tao, halos isang linggo nagpapalit, every week nagpapalit-palit. Ay, sino nga ba yun? Si Pansit ata yun, or si Forex. Nakalimutan ko sino yung sabi, oh, every week nagpapalit ka. Parang papakita niya yung team niya ngayon, kunwari, let's say, for example, ngayong linggo, jumping lesson. The next week, okay ba tong team ko? May kita mo, BBP naman, BMP naman, tapos maya-maya, okay ba tong team ko? Parang, iba na naman. So, welcome sa amin. Welcome sa Anti-Terminator Terminator Club. Yung mga, yung kahit anong team. So, dito naman, so baka may nagtatanong, paano yun yung branding mo na Anti-Terminator Terminator Club? Eh, it outgrew its purpose, no? Or it outgrew its origin. Nagsimula tayo sa Terminator. And ngayon, dahil nga dun sa community na nabuo natin na solid and iba. Ano siya? All across the board, walang pakialaman sa lineup. Basta gusto mo lang ng community, ng Discord community na mapagtanungan ng mga strategies, magpaturo, magpa-coach ng libre. Walang... It has no barriers. It has no boundaries. So, it outgrew its origin and now it's a community of people na positive yung pagtutulungan,
nandun lahat sa Discord channel namin. So, kay hindi na ako Terminator, the ATTZ or the Anti-Terminator Terminator Club is not about just me. It's about the whole community na nabuo dahil dun sa YouTube channel natin. So, again, maraming salamat dun sa community na yon sa Discord. In comparison, 1,300 lang tayo, pero grabe, solid kayo, solid na solid kayo. Maraming salamat. Hindi ko lang alam kung paano tingnan yung mga messages sent, pero definitely sobrang active. Walang isang araw na hindi na natahimik tong Discord channel na to. So maraming salamat sa lahat ng tao sa Anti-Terminator Terminator Club. Maraming salamat. Sa mga Terminators ko dun sa limang moderators ko, Terminators ang tawag ko sa kanila, sila Kevster Amp, sila AXD, yan yung si AXD tsaka si Cloudy Chicken Sauris, yun yung una kong mga Terminators na they've been there ever since ginawa to. Si My Own, yan, si Inzagi, yan, mga makukulit yan pero matitino, yan. Tapos yung mga sobrang active na nabuo na rin, sila Amakuni, sino ba mga nakikita ko, sila Pansit, ayan, sila Mikoy, sila dami, sila ang dami namin kasi sa do sa grupo eh. So maraming salamat sa inyo. Sino pa ba? Ang dami, marami. Basta lahat ng tao dun sa Discord channel, maraming salamat sa inyo. Dun sa mga nagpapa-shoutout sa YouTube, sali kayo sa Discord sa ako eh, shoutout. Ito, wala naman ang ginagawa sa Discord eh. Yung mga Terminators ko nga, tsaka yung community yung bumubuhay. Minsan ako nakakadalo kasi sobrang, pag in-announce ko yung project ko, yung tinatrabaho ko ngayon, mapapaisip nyo, kaya pala. Marami pa ang utang kila sino ba yung mga utang ko sa palaro, sila AXD, sila Shrimp Nation, hindi ko pa nakakalaro yan. May utang pa ako sa kanila, marami pa ang utang yung mga palaro. So ayun, maraming salamat, sobrang haba na ng video, ang haba na ng shout out ko, pero it's worth it. Sobrang thankful ako sa mga taong nandyan na nagsimula lang, di ba, sila. Who would have thought na yung kalokohan ko lang na gumawa ng mga tutorials about Terminator, kasi wala akong makitang tutorials about Terminator, eh, magbubunga ng gantong community. So again, I'm very proud of the community that we built. Hindi ako, sinabi ko na sa inyo kanina, Anti-Terminator Terminator Club is not just about me. Even though, siguro, you can say na ako yung nagsimula, but it was never about me. It's about the community. So, maraming salamat. And dun sa mga gustong sumali sa Anti-Terminator Terminator Club Discord, just click yung description. Nandyan palagi yung link natin. No? So, maraming salamat. And happy MMR and SLP grinding, my dudes. Bye!